Welcome to our life in Australia. My name is Cindy. Thank you so much, guys, for tuning in to our channel. And in this channel, we are sharing to you our daily life vlogs, being a Filipina married to a foreigner. And if you are a person thinking of marrying a foreigner, we hope to inspire you. And if you're just watching our life in Australia, thank you so much. And here is the video for you today. Hope you enjoy, guys. Hi guys, hello, good afternoon. Good afternoon, guys. Ayan si Matthew. We just arrived from work and this is what I look like. Then you guys do this stuff, yes. So I'll just get changed and I'll be back, guys, huh? Just wait. And then Marik is doing the dishes. Then, and I'll just tidy up. And then I'll be back. Just wait for me, guys. I shall be back. Ta-da! Bihis na, guys. Welcome to another vlog. Yes, it's Happy Monday. Yeah, guys, we just arrived from work and then Daddy is in the garden. Oh, he's doing the thing. And I'm watching the live of Sis My God's Gift Husband. Ang topic, guys, is anong gusto mo, malambing o hindi? Yan. So, that's a really good topic. I'm watching her at the moment. Watch muna tayo. Live ito, live. Drunk blush. Drunk blush. First time, oh guys, first time using this one. Everything is first. Ang saya time. Ng ano niya live. First time, never been used like this. So, nakakatuwa. So, nagba-vlog ako, guys, habang nanonood ng live niya. Never been touched. This is my God's gift husband. Never been touched. So guys, I'm going to cook. I look very tired, but I put a lipstick so it will cover everything. So anyway, guys, we just finished work and let's just forget work because work is done. And sometimes work is very draining. Work is good, but sometimes some people just drive you nuts. So we must know how to handle work. So anyway, I'm at home and that's good. I've done my bit and I'm happy. So let's vlog. Let's vlog today. Yeah, so I'm so happy, guys, that you like the conversation that we have in the other video about, you know, coming down to my life in Australia, being married to a foreigner. There is no flowers or, you know, bit of roses, you know. Sometimes it has, but not always. And it's not always all good, you know, we do have problems and things like that. And yung ibang mga foreigner, guys, nakapag-asawa ng Pilipina, natutuwa din sila pag yung mga asawa nila may mga trabaho, you know, pag sila nagtatrabaho, tapos nagtatrabaho din yung babae, you know, kasi nakakatulong sa kanila, tapos minsan mas malaki pa yung nai-spend natin kaysa kanila, you know, may mga puti na ganyan. Hindi naman sila kuripot sa nature nila yung ganun. Kaya lang, syempre, may responsibilidad din sila, you know, especially pag may bahay sila, you know, may life din sila, you know, may mga sasakyan na disente, you know, nagtatrabaho. Hindi naman na yung pinapabayaan nila yung asawa nila. So, sa case namin ni Morris, nung nag-meet kami, wala kaming bahay. So, ito, pinatayo namin magkasama. Kami na, nagsama kami muna bago namin na-achieve yun. So, nagtulong-tulungan kami. Tapos, along the way, yun syempre nag-overdrive yung pagka-Pilipina mo na mag-volunteer ka. Nag-in-up na ikaw na magbayad ng bahay, yun na tapos. Babayaran ko mas malaki pa kaysa kanya, you know, yung mga ganyan na effort. Pero hindi naman ako, guys, nag-regret kasi at least pag sinabi nila dyan na yung mga Pilipina na, you know, yung pera lang yung habol, you know, sa mga puti, ako talaga mag-stand na o hindi
Kasi ako nga eh nahihirapan, ang laki ng sahod ko, tapos buhos na buhos ko din, you know, sa pamumuhay namin. Tapos syempre, you know, may tinutulungan ako ng mga pamilya ko, yung sasali pa yun, you know. Syempre yung ulo ko, guys, punong-puno na rin, you know. Pero minsan okay lang, guys, minsan madidrain ako, tapos maiyak, you know, yung ganyan. Hindi ko lang yan inaala, hindi ko lang iniisip, kasi what's the point, diba? Pag hindi ko na kaya, minsan ma-breakdown ka na. So, it's getting better, you know, na in the long run, sa katagalan ko na nagtatrabaho, ganun, nakakapundar kami ni Morris. Importante kasi, guys, na makapundar kayo na mag-asawa. Kasi pag tulong lang tayo ng tulong sa Pilipinas, tapos tayo dito wala, depressed ka rin, ganun pa rin, you know. Kaya yun ang sabi ng nanay ko, bago ka tumulong sa Pilipinas, tulungan mo muna yung sarili mo. Isettle mo muna, tapos konti-unti na lang doon sa amin yun. Tapos good news pala, guys, nakabili na kami ng mga halaman. Sana ay mapakita ko sa inyo. Yung bro namin sa Guardians, hello, bro Thunder, founder Thunder, yun o sa, yan ang nickname niya. Bro Thunder, grabe yung ano. Ano kami, guys, nakabili kami ng mga halaman. Ano lang, mga di pa nakaabot 2,000 pesos, ang dami. Tapos binilhan din namin ng mga pots, mga 600 pesos na pots, yung ano, ang dami, guys, yung nabili na halaman. Sana clear ito, ang ganda, ayan siya, guys, di ba, yun, ayan, linagay siya, guys, sa ano, sa mga pots. Kaya sabi ko sa assistant ko, paki yung mga ipang indoors, paki-scatter mo sa loob ng bahay, you know, to make the house look good when we arrive, you know, so that's good. So the colors of the pots is very Philippines, you know. Dito kasi, guys, sa Australia, most of the people, they go for neutral colors, you know. So, like when you go to Italy, you know, to Casablanca, you know, they got this beautiful color on their own. Spain, you know, you can see the earth color, like in Italy, blue, you know, white, you know. Dito naman, guys, sa Australia, it's very neutral. Ang mga tao dito mahilig sa neutral, puti, gray, cream, you know, pale yellow, yung ganyan. Ang reason nila, guys, na tapos less is more sa kanila. Less is more meaning kaunti lang para marami tingnan, you know. Kaya yung mga abubot sa bahay, mahilig yan sila sa mga kaunti-unti lang. So, the houses look big pag wala siyang laman, di ba? Tapos yung mga furniture nila, yung pang-display, maganda pero isa-dalawa, yun. May space ka pag maliit lang yung bahay mo, di ba? Hindi naman tulad sa ibang places na maliit na bahay, halapaslak ng paslak, push ng push doon na kung ano-ano. So, yung hindi patong dito, patong doon, you know, dust collector. Dito, hindi, yung mga magagandang bahay dito, guys, less is more. Yan ang target ng mga designers nila dito. Maglagay ka ng dining table, may kaunti kang display sa taas, enough na yan, that's it. Yung coffee table, may book ka lang dyan, or may lamp, you know, na maliit for display. That's it na, you know. So, mahilig sila, guys, sa neutral color. Itong bahay namin, nung pinatayo, white ito lahat sa loob kasi yun ang gin-design. Tapos, ang counter namin na black, yung nakikita nyo sa taas ng white na yan na cupboard, parang ano siya, sky blue, yan ang color niya. Tapos, after maybe 10 years, yun, pinalitan ko ng black. Kasi malaki na yung mga bata, you know, tapos sabi ko, pwede na to pang matured na. Noon kasi parang inano ko na parang pang yung mga bata, ma-accommodate ko. Tapos, kung makita nyo to, guys, white ito dito noon. Yung blue na yan, yan. Kasi blue dito ang counter. So, yun pa yung mga anak ko, medyo maliit pa sila. Yan, kasi nag-holiday kami every year. Nagustuhan nila yung blue. So, kaya sabi nila, mami, mag-paint tayo ng blue dito sa kitchen para lang tayo sa holiday house yun. Kaya naging ganun. So, malaki na sila at saka si Mati na lang naiwan. Ipaano ko na, ipa-change ko na yan ang color this summer. So, we'll see kung ano ang colors na maano ko makita. Kung gusto ko ano, iba naman na pang-matured na, you know, na kulay. So, anyway, guys, that's our story. So, magluto ako, guys. Magluto ako ng pagkain. Pero hindi ko alam.
Mati, what am I gonna cook? What am I gonna cook? Chicken drumsticks? I got this. What are we gonna do with this? Adobo? Adobo na lang? Yeah. Adobo. Adobo. Yeah, okay. We'll do that. So, we are making adobo, guys. One of our favorite foods to make as well. So, everybody likes it. Everybody eats it. Yeah. And I also gonna make some rice. And actually, we got rice in the fridge. Maybe not. Maybe let's not make rice. Okay. So, wait lang, guys. Magano. Magluto tayo ng adobo. Dito ko kayo ilagay. Para na makakwentuhan tayo, di ba? Ayan. Ayan ba yan? Move. Ayusin natin. Anin yan. Okay. Here we go. Gonna wash. Marinig niyo yung tubig. Gusto ko magkwentuhan tayo tungkol sa ano? Sa buhay ng buhay ko. So, Mr. Duck, dinala ko to sa party. Linagyan ko kasi ng ano, pagkain. Magluto tayo, guys, ng adobo. Tapos, magkwentuhan tayo tungkol sa buhay. Lutuin ko muna, guys, yung adobo. Tapos, pag makasalang na siya, magkwentuhan tayo. Kasi yun ang maganda. Mahirap kasi pag may ginagawa ako, tapos yung naaano yung isip ko sa kinukwento ko sa inyo. So, while I'm doing the adobo, guys, ilalagay ko muna siya. Manunood ako ng mga channels nyo, ha? Tapos, ubalikan natin yung kwentuhan tungkol sa buhay ko dito. Yun ang masarap. So, guys, cooked already. So, this is drumsticks. Drumsticks adobo. I want you to see it. Ayan, guys. Cooked already. So, that's our dinner. We'll have it with rice. And we got some other stuff there that we have in the fridge. But this is the main food. And that's what we're going to eat. So, dinner is served. So anyway, one in the garden, one in the, daddy's in the garden. Over there is Maddie. And we will be eating in a minute. And it's still sunny outside. And it's 6 o'clock already. But it's still really nice and bright. And the flowers are out. And we have the roses that's out already, which is really good. And yeah. So, it's springtime. It's a little bit cool-ish still, but, you know, we can manage with a little bit of jacket every now and then. But, yeah, the weather is really good now. And, yeah, guys, ang, minsan, guys, yung hindi natin talaga ma-aware, especially pag Pilipina tayo, pag nagtrabaho na tayo sa abroad. Pag nandito tayo sa abroad at nagtatrabaho na tayo, hindi natin ma-aware yung mga co-workers natin maging a little bit ano sila, na-threaten sila sa capacity natin. Sa trabaho ko, guys, nangyayari din yan. Quite often, actually, you know, na mga co-workers mo, you know, na na-threaten sa'yo, na sa capacity mo, I think, to work at saka sa kakayanan mo, you know, na matatakot sila sa'yo or something na magiging leader ka, you know, or what, na hindi mo naman yun ini-aim, pero yung kalabasan is, that's how they feel, you know. So, sa akin naman, guys, hindi naman nila kasi alam na I'm only working there, you know, because for the sake that I'm here, you know. So, I'm working until I decided I'll stop work. So, I'm not here to take your job away from you, you know. I don't really want to take away anybody's job, you know. I'm quite happy to work until we decided to go to Philippines and retire. So we are most looking forward for our retirement. We are most looking forward to build our dream family resort.
we are most, you know, busy to think for our future when we retire. But obviously, we are still here, you know, working and try to save the money for the future and enjoy ourselves at the same time. You know, you have these two things juggling. And yeah, so we should be all right. And according to our numbers, you know, that, you know, we should be okay. So that's our life here, guys. That is my life here as a, you know, Filipina married to foreigner. There is always things to consider because we are going to move away from all the things that we built from here. We are going, gonna leave it behind. In some cases, you know, if you are a Filipina married to foreigner here, example in Australia or any other country, that you already like sort of nakapundar na kayo, and then siyempre dito kayo mag-retire, you know, so everything that you put in place, yung pang future nyo na talaga. In our case, it went flip. It flipped around. And ang nangyari is, nag-decide kami na uuwi sa atin. So, something triggered that we decided uwi kami, doon kami mag-retire. So, hopefully na mag-work siya, guys. Tapos, hopefully na mag-enjoy kami, you know, sa retirement namin. Kasi dito, guys, alam nyo yung buhay namin talaga. Work lang. That's all we know. Kung mamamasyal man kami, guys, bingo. You know, yun na lang. So, pag mamamasyal kami, isang araw, minsan nakagawa ako niyan, guys, tatlong video. So, 3 times yung makita. Akala nyo, lumabas na naman ako, pero hindi. Pangatlo na video lang yun, you know. So, anyway, that's our life. That's the reality of our life here, you know, in Australia. But in saying that, you know, people will say to us that, you know, Filipina, you're only after the money of a foreigner. I want them to think again, guys. I want them to think people like us who work hard and contribute in the household and do so much for the economy of Australia. I want them to rethink, you know, we are not all the same. That's why if you are a young lady watching this video in Philippines, want to marry a foreigner, please do learn from us, you know, that we don't after the money, we don't sort of expect that when you get it, you know, you'll run and wave the dollars in the air, because it's not the way. It's not the way that we do it, you know. It's not the proper way, you know. So when you happen to have an opportunity to have it, and do it properly, you know. That's what we wanted to see for our young ones to experience, you know, to be able to contribute, to be able to take pride of what they do, and to be able to stand up and say that, yeah, I did it right. It's none of these things that, you know, kung makapag-asawa ka ng foreigner, talagang bonggang-bongga ka. Eh, maybe sa video, guys, pwede mong bunggahan, you know, pero in reality, actually, it's not. We do work so hard for everything that we have. Right, Mari? That's right. Hard work is for life. Yeah, that's what's what we do here, guys, you know. We can achieve only if we work. If we don't work, nobody will give us any money, unfortunately. So that is reality, guys, of our life. I hope that you have enjoyed this video, guys. Learn something from us, and hope that you, you know, come back for more. And yes, so we shall see you next time. Enjoy your day, guys, and until next time, another story again for you. Hope that you will follow our life. Bye. Bye from Maria as well. See you, guys.